Hindi na lang. Sira. So, pinawasan ko na ng 2 minutes ng exposure time. Medyo bumuti-buti naman siya. Pero sobra pa rin. Dapat talaga, no? Papakita sa'yo. Ayun, no? So, 2 minutes na yan. Ito may mga makakapal din. Medyo challenge sa akin yung ano, yung paglalagay din ng emulsion na pantay-pantay. Dapat. Pero 2 minutes na to, nakuha ko na yung medyo naging okay na yun. Pero ito, minsan, dahil hindi pantay yung emulsion, may mga makakapal na side, pinilit ko naman siya maging pantay. Pero pag pinatuyo mo na, bumababa eh. So, naka ganito rin siya pinatuyo. Ganyan. Kaya, andyan, nag-iipon yung mga emulsion dyan. Ayan, ayan, nag-iipon. So, ito, nakuha ko naman. Ayan, ayan. Ano pa rin? Siguro, gawin natin 1 minute and 30 seconds yung ano, or sige, sagad ko na 1 minute. 1 minute lang yung exposure time. Tapos, yung pilitin natin maging, pilitin kung maging pantay siya as much as possible. Tsaka manipis. Dapat manipis lang talaga. Manipis lang yung emulsion. Manipis lang naman yung nilagay ko. Pero, yun nga, habang pinapatuyo mo siya, yung deposit sa baba. So, maganda talaga kasi card lang gamit ko eh. Yung mahirap kontrolin pag card lang. Ayun, so, ano pa rin, so, kailangan nating ulitin, syempre, at makuha natin yung exposure time. Saka, bumili na ako ng scooper para medyo pantay talaga yung pagkahagod natin. Hindi yung pabalik-balik tayo sa, ano, sa magkabila ang side. Pagpahid mo sa kabila, dikit ka sa kabila kasi tumatagas, kahit unti lang yung pinapahid mo. Or baka factor din yung sensitizer na nilagay ko. Actually, di ako sure pa. Tinatanong ko pa kung ano. Ayun, pero mas nakuha ko ng bilog. May mga damage nga lang. Hindi na lang yung emulsion ko. Eh, meron pa ako kalahati. 1/4 lang kasi yung emulsion niya. Pero sinalo ko na yung ano. So, linis ako nito. So, take 4. Yung padre tayo ng emulsion. So, take number 5. So, gagamitin ko ngayon yung squeegee na lang pang pahid nito para medyo magiging okay sa emulsion ko. Okay. So, update lang is, no? Hirap talaga maghanap ng ano, ng magpiprint sa acetate. So, kailangan ko talaga ng sariling printer. So, wala pa akong budget. So, ang ginawa ko, yung band paper pa rin. Same, bali mga materials pa rin na ginamit ko. Same design. Okay.
Pero this time, ang ginawa ko dun sa exposure time ko, hindi ko siya actually binaba ng 1 minute. Kasi masyado daw mababa yung 2 minutes na sa exposure time. Pero may iba ako nakikita mo mga 40 seconds lang. Okay. Pero ang optimum na distance, at least siguro mga 4 inches from the light to the glass. So yung ginawa ko, so tinasan ko yung distansya ng ano. Ngayon ko lang ng dalawang unan. Ayan, dalawang unan na. So, naging ano na siya. Mali 5 inches. Tapos, ang time is, ginawa ko, 2 minutes and 30 seconds lang. Ayun. So, napansin ko yung kahit na ganun na distansya lang, ang laki na ng difference sa resulta niya. Tsaka, pagkatapos nyo pala ma-expose, babasahin nyo ng tubig. Huwag nyo agad tirahin yung mga ano, positives. Kaya nyo muna pala mag-set yung tubig kahit mga isang minuto lang para maabsorb nung positive na yung dapat tatanggalin. Ano yun, ilalambot siya, lumalambot. Tapos parang nagtawag nito, parang nagiging marshmallow. Yun na, pag in-spray nyo na siya, tatalsik na lang siya bigla. Balito yung naging result. So, basa pa siya, pero medyo better siya kaysa nung ano. Teka, ikot ko lang ha. Yun, so basa pa siya, pinapatuyo ko pa lang. Pero medyo nakuha na yung mga edges. Ayan, dito. Basa pa yan eh. Lalagyan pa ng photo hardener yan. Dapat ganyan yung itsura niya. Pero may napapansin ako may mga bubbles. May mga parang pinholes pa. Ayan oh, hindi ko nahugasan ng maayos yan. Or tumigas na rin. Or what. Pero pinapatuyo ko pa siya. Dapat ganyan yung itsura niya. Naturo yan. So yung mga small details niya kulang, medyo dami pa, pero happy ako sa improvement kahit pa paano. Pero yan, tulad nito, hindi nakuha. Ayan, hindi nakuha. Ayan. So band paper lang ang gamit. Same pa rin yung design. Ni-recycle ko na lang yung design ko eh. Kasi wala, hindi talaga tumatanggap ng ano. Ito yung gamit ko, band paper. Na nilagyan ko ng mantika. O tinuha, kahit may mantika nga siya, hindi nga siya ganun ka ano eh. Huling-huli pa nga rin yung ano eh. Yung gumit ng papel eh. Maganda talaga kasi tape. Pero susubin natin yan. Pero pwede. So, pag nag-acetate ako, nagpa-print na rin ako ng ano, ng step wedge. So, pero hindi nga lang din sa acetate. So, ayan na, medyo natuyo na siya. Lagyan na lang natin to ng hardener. Ayun, so, nakalagpas na ako sa ano, medyo practice pa. Kailangan pang, dami pang adjustments na kailangan gawin sa exposure time. And of course, band paper di man di ka gamit eh. Pero try natin sa ano, in the future, pabuton pohon, no? Makagamit ka ng acetate good kung may printer na. G na natin yan. Mag-adjust na naman tayo sa exposure time. No? Okay, so siguro gawan ko na lang talaga ng box to. Or ano, na pag paano may budget tayo. Tsaka printer. Ayan. So, try kong lagyan ng hardener to pag natuyo na. Then, try natin mag-print sa ano, mga sobrang damit lang dyan. Tingnan natin yan ang itsura niya. Okay? Alright.